Hello guys, good day! Sir Anton Motovlog po uli. Sa new episode ng ating vlog, tayo po ay maglilinis ng CVT ng Yamaha Aerox 155. Itong video na to is ipapakita ko sa inyo yung step-by-step process kung paano linisin ang panggilid ng Yamaha Aerox 155. Okay mga sir, umpisa na natin. Sa unang procedure, ang unang gagawin natin is bubuksan natin yung air filter box niya. Gamit ang Phillips screw, tatanggalin natin yung screw niya mga sir, no? Paikot lang yan. Mas maganda kung meron tayong pambuga para panlinis dito sa air filter natin. Next step is tatanggalin natin yung plastic cover ng CVT natin o crankcase natin mga sir. No? Kung mapapansin nyo, itong stock na tornilyo ng plastic cover ng panggilid ng Aerox mga sir is kakaiba yung tornilyo niya mga sir. No? Medyo mataba siya kumpara sa tornilyo ng air filter box. So dito mga sir, medyo mag-iingat kayo dahil kung gagamit kayo ng regular Phillips screw dito, maaring mabilog o malostred yung pinakang nut niya mga sir o yung pinakang tornilyo niya. Dahil itong tornilyo na ginamit dito sa plastic cover ng CVT is medyo heavy duty siya mga sir. No? Basta dito mga sir, ang technique lang dito, gagamit kayo ng mataba na Phillips screw. Marami kasing nagkakaproblema dito mga sir, no? Lalo na yung mga first time magbaklas. So nagkakamali sila, akala nila kayang pihitin to ng ordinaryong Phillips screw lang mga sir, no? Mabilis to mabilog kung gagamitan nyo ng ordinaryong Phillips screw. After natin matanggal yung heavy duty na screw nya, pwede na natin hilain yung cover nya. After nating matanggal yung plastic cover ng crankcase natin, so dito sa bandang baba ng air filter, merong 10mm na nut dyan mga sir. Kailangan natin tanggalin yan o iangat para i-ready natin siya para pagtatanggalin natin yung crankcase, mas madali nating matanggal. So after natin matanggal yung dalawang nut, tatanggalin naman natin yung pinakang crankcase assembly niya mga sir. No? Gagamit tayo ng 8mm dito mga sir. Tatanggalin lang natin yung tornilyo niya paikot mga sir. After natin matanggal yung nut niya, pwede na natin baklasin yung crankcase cover niya. Sa pagbaklas ng crankcase cover, huwag nyo kalimutan mga sir na may nakalagay na pin dowel banda malapit sa pulley. Dapat nakakabit lang siya sa crankcase para pag binalik nyo, fit pa rin siya, hindi siya yung umuuga mga sir. After nating malukit yung panggilid natin, ang unang tatanggalin natin is yung lock ng pulley. Okay mga sir, so naluwagan na natin yung lock ng pulley natin. Babaklasin natin yung lock ng pulley natin and then may dalawang washer yan mga sir. Tandaan nyo yung pagkakalagay niya mga sir ha, para kung ibabalik nyo hindi kayo malito. So yan mga sir, next naman is magtatanggal tayo ng lock ng bell mga sir.
Ang gagawin natin mga sir is manual checking. I-check natin yung isang-isang parts kung may problema ba. Simula sa plywall, sa pulley, sa belt, i-check natin kung may lamat na siya or may sign na siya na pwede na siyang palitan. Sa clutch belt, titingnan natin kung oblong na siya. Sa clutch lining, i-check natin kung maganda yung pagkakaubos ng lining niya, no? Ang next step natin mga sir is lilinisan muna natin tong crankcase natin, no? So kung mapapansin nyo, madumi siya. Ang panglinis ko lang nagagamitin dito mga sir is gasolina. Okay na okay din naman tong panlinis mga sir. Mas mabilis kasi siya matuyo at saka mabilis matanggal yung dumi sa panggilid niya. So ganito lang ako maglinis mga sir ng panggilid, pati yung sulok-sulok niya malinisan natin. Paglilinis ng pulley set, mga sir, gumamit lang tayo dito ng paintbrush. Same procedure pa rin mga sir, puhugasan nyo lang siya tapos tutuyuin nyo ng basahan. So next naman mga sir, dito tayo sa clutch belt. Lilinisan din natin siya gamit ang gasolina at saka brush. At tanggalin natin yung alikabok niya at saka mga dumi-dumi niya, no? So ito yung nagkukos ng dragging ng takbo natin. Bali at ang nangyayari, hindi masyadong kumakapit yung clutch lining natin. So lilinisan natin siya and then pupunasan na at patutuyuin. So sa case ko mga sir, pag naglilinis ako, kahit itong belt nililinisan po natin yan gamit yung gasolina. Pero saglit lang mga sir, no? Hindi natin siya binababad ng matagal. Mapapansin nyo sa video sa may itim-itim na part ng clutch lining, so yun yung liliyain natin. So kailangan medyo mapakinis natin yun mga sir, no? O mapalabas yung kulay na parang kulay gatas niya o kulay light brown. Dahil yung medyo itim, yun yung nagkukos ng dragging, no? Dumudulas lang siya sa clutch belt.
So yun mga sir, no? Okay na, bali nalinis na natin itong panggilid natin. So ibabalik na natin ito isa-isa mga sir. Sa pagbabalik na ito mga sir, para hindi kayo malito, pwedeng kung alin dyan yung mauna, pwedeng yung pulley, pwedeng mauna rin yung torque drive. Ang nilagay pala natin dito mga sir is MTRT na bola, stock grams pa rin, no? Sa pagbabalik ng pulley set mga sir sa Yamaha Aerox, may washer na nakadikit malapit sa oil seal ng sigunyal. Sa paglalagay ng belt para hindi kayo malito mga sir, kailangan tandaan nyo yung belt kung saan nakasulat yung Yamaha, dapat nakatapat sa harap nyo mga sir, no? Nakaharap sa atin yung letters, nababasa natin ng tama. So dun mo malalaman kung baliktad o mali yung pagkakalagay mo ng belt. After natin malagay yung belt niya mga sir, and then saka na natin ibabalik yung drive base niya. Huwag natin kalimutan din yung lock ng pulley niya, may dalawang washer siya mga sir. Kung paano natin siya tinanggal, ganun din natin siya ibabalik mga sir yung pagkasunod-sunod niya. Para hindi kayo magkamali sa may drive base area pag magbabalik kayo, kailangan yung drive base niya nakalubog mga sir. And then kung mapapansin nyo rito mga sir, hindi tayo gumamit ng impact wrench. So masyadong malakas yung power ng impact wrench para ipanlalak natin dito sa may lock ng drive base natin o sigunyal natin. No? So sa pagbabalik din ng lock ng clutch belt, same procedure pa rin mga sir. Dito naman, ginamitan ko na siya ng impact wrench. Pagkagamit natin ng impact wrench, ginamitan ko pa rin ng mano-mano para masecure na mahigpit na siya mga sir. So bali yan mga sir, no? Naibalik na natin. Titesting muna natin kung okay yung ginawa natin. So okay mga sir, no? Bali walang problema, okay na okay yung ginawa natin. So mga sir, sana nasundan nyo yung video, yung step by step procedure kung paano maglinis ng panggilid ng Yamaha Mio Aerox 155. So yan mga sir, no? Shout out nga pala kay Boss Yancy, no? Bali yun lang po ang video natin ngayong araw. Maraming salamat sa panunood, sana nagustuhan nyo yung video na ginawa natin. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat sa panonood mga sir at ride safe sa lahat.